Magandang hapon po, patuloy tayo sa ating part 2 sa Friendly Youth Advice Health Tips, Friendly Youth Advice 2022 to 2019 to Friendly Youth Advice. Okay. So kanina, nagswerte lang tayo, naka-upload tayo kanina sa bahay. So ngayon, papatuloy natin yung chance nating part 2 okay, sa labas. Script, okay? Okay, so yun, napapatuloy natin yung kanina. Na kulang tayo. So kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment na rin kayo kung anong sasuggest nyo. Okay, like na rin to. Gusto nyo yung video. Itong video na to, napaka-importante talaga to para sa inyo. Kahit sa inyong tao. Okay, pwede to sa youth, pwede sa adult, youth, bata. Basta ito lang ginagawa ko. Simple lang paano umiwas sa sakit. Okay? Napakamura lang. Walang technique. Walang mga magic-magic ang gagawin. Paano? Healthy, malakas, umiwas sa sakit. Diba? Totoo to. Yung sinasabi ko. Pag makita nyo to sa health tips and advice. Sa dyan na kasi sa labas, marami kasing langaw eh. So, ganito yun ang mga mga technique lang natin. Huwag uminom ng tubig tapos kumain. Okay? Maingay kasi. So, 1 hour sa pool. Uminom na akong tubig, alas 11, alas 12 na akong kakain, then inom na akong tubig na ala una. Bakit? Para may nutrisyon. Mga prutas, apple, saging, ganun. Then, kapag kumakain ako ng prutas, hindi ko sinasabay sa gulay or gulay prutas. Tapos, yun lang. Iwas sa mga junk foods, sa mga, lalo na yung maraming tinapay. Kahit anong bagay na sobra, hindi maganda yan. Tinapay, sobrang tinapay, mga soft drinks araw-araw, nakakamatay yan. Araw-araw mo inumin yan. Mataas ang sugar na yan. Okay guys, yun lang ang gagawin natin. Bali, kung ikaw may sakit, alamin mo kung anong dahilan na yung sakit mo. Diba? Yung mga sobrang-sobrang kinakain, sobrang alak, sobrang sigrilyo. Naku, makasakit yan. Kahit anong bagay na sobra. Kahit tubig nga eh, magsobra, pwede kang nga mamatay eh. Kahit wala pa yung sakit. Kahit barbecue araw-araw guys. Okay naman, pero huwag lagi-lagi. Kasi kapag araw-araw, lagi na yung laging maalat. At lalo na rin yung sobrang matamis. Naku, yung mga candy, hindi maganda yan guys. Alam mo yung mga soft drinks, yung mga tawag ito. Floaty, hindi maganda yan araw-araw. Kung itatanong mo talaga ang mga doktor, huwag din talaga yan para kakainin araw-araw. Mga once a week, mga once a month, huwag lagi-lagi guys. Kasi kapag kahit anong bagay na sobra, nakakamatay yan. Lalo na itong bisyo, lagi mong ginagawa, di ba? Kasi kung pupunta ka sa ospital talaga, pupunta ka dun sa mga may sakit, sa ospital, doktor, marami talaga ang nagkakasakit. Kawawa naman, lalo naman yung walang pang pera. Matama lang, maawa naman tayo, pero habang hindi ka pa nagkakasakit, isipin mo na yung future natin. Hindi lang yung lasa lang tinitignan mo, yung lasa lang yung masarap. Kasi sa masarap, kapag mali ang kinakain natin, hindi natin alam yung ginagawa natin, magkasakit talaga tayo. Lalo na yung mahilig sa sulda, yung mga soldering, saka yung mahilig sa dilata, yung mga processed food. Naku, number one yan. Totoo lang. Ako, nagkasakit din ako dati kasi mahilig sa mga dilata eh. Lalo na yung mga, nagmamadali kasi dati sa school eh, na yung mga apritada, yung mga sardinas. Masarap yun. Dati eh, nagtitipid tayo pero alam nyo ba, kapag nagtitipid ka din, hindi ka makatipid ng ganun kasi makakasakit talaga ka. Pag dilata, araw-araw kinakain mo, katamaran na lang talaga. Kapag kumakain ka ng mga noodles, yung mga araw-araw, naku, may sakit talaga ka dyan. Masarap naman, pero yung masarap, magkasakit ka talaga kahit anong masarap. Totoo, dito joke ha. Natatawa na lang ako kasi parang totoo, pero totoo yan. Oo, matatawa ka na lang na may sakit na pala ako, pero totoo yun. Kasi guys, ito si YouTube. Yung lahat ng sinasabi natin, ina-analyze yan. Foremost ko lang dito sa YouTube guys, sa mga youth, ay umiwas sa mga sakit, di ba? Paano maiwasan to? Lalo itong mga sobrang tinapay. So,
Sobrang soft drink, sobrang karne, barbecue. Pag araw-araw kakainin yan, may sakit talaga yan. Panga 3 years, araw-araw straight yan, cancer agad. Paano kaya naging nagkasakit yan? Masarap naman yan. Kasi kapag wala ka ng nutrition na mga processed food na lang, di lahat naman kinakain mo din. Wala ka ng prutas gulay din, marami-marami pa, araw-araw mo kung kinakain yan. Kasi ang ulam ko dati, yung gulay ko lang eh, hindi lang eh. Mahirap pa ako yung mga sabaw-sabaw ng mga malunggay, yung mga alugbate. Hindi ko pa alam eh, pero pag magsakit ka na, doon mo na ma-realize na ang sarap pala ng Garden of Eden. Biro mo si Adan at si Iba, sabi ko, bakit tumabang buhay ni Adan at Iba, di ba? Prutas lang yun eh. Mansanas lang sigurong ginain nun eh, di ba? O, biro mo, linis ng tubig at peace of mind. Di ba? So, yun lang ang iiwasan natin, mga processed food. Minum na tubig, marami. Basta kahit anong bagay na sobra. Ano itong mga sobrang karni, sobrang alak, sobrang bisyo. Makakasakit talaga yan. Lalo na yung sobrang gatas, cheese. Kumain lang, tama-tama lang. Huwag sobra-sobra. Lalo na itong mga birthday foods. Sobrang karni, mga bitsin. Ito mga sinasabi ko, pag kahit kunti-kunti lang kakainin mo, mawawala dahan-dahan yung sakit. Pag limitado lang ka sa kinakain mo, pero pag sobra-sobra na, pag wala ka ng kontrol sa kinakain mo, moderation lang kasi ang kailangan. Kapag sobra-sobra na talaga yan, kahit gaano pa gaganda yung ba. Kasi ganun lang ang secret, guys. Okay? Totoo itong sinasabi ko, ma-appreciate nyo itong sinasabi ko, totoo talaga to. Hindi tayo hilig na mamiki, mangdaya, or lulokohin kayo. Hindi ako nagluloko sa inyo. Totoo to talaga yung sinasabi ko. Dapat yung mga cobra na yan, yung mga energy drink, yung mga soft drinks na yan, iwas-iwas talaga yan. Ang pinaka-healthy na, na inumin, tubig talaga. Lalo yung mineral water, wag lang yung sa gripo. Tapos yung mga, yun lang ginagawa ko. Kain ng una, kinakain ko una yung saging, prutas. Then patapos ng kain ng isda at saka kanin, yun lang. At saka yung kanin, kunti lang, tama-tama lang. At saka yung isda. Diba? Mga isang isda lang. Diba? Sabayan ko na ng isang energy, isang araw lang sa umaga lang. Wag sa umaga, tanghali at saka gabi. Kasi mataas yung calories niya. Okay. Ganon guys, gaganda ang pag alam mo yung ginagawa mo. Kahit hindi ka na kailangan ng maraming pera, paano ba yung maraming kang pera? Hindi nakasakit ka naman, hindi mo alam paano ka naka-diabetes ka. Diba? Sa sobra-sobra yan, yung soft drinks, hindi naman yung lumalapit sa iyo eh. Ikaw mismo naglagay yan sa katawan mo. Kung bakit ka nakasakit, yan ang ginagawa mo. Kapag hindi ka nakasakit, alam mo yung ginagawa mo, tama yan. Alam mo ang ginagawa mo. Ano pong pangalan? Yan lang secret guys, paano hindi magkasakit. Huwag sobra-sobra, sobrang tubig, sobrang kanin. Sobrang ula, basta tama lang, moderation lang sa kalalo nitong bisyo at alak. Pagkatapos, mahilig dapat tayo sa prutas at gulay, di ba? Yun dapat, pero yung gulay na mapait, huwag yun. At saka may food combination tayo sa susunod. At proper food combination. Saka yung balanced diet ko ay mga salad, tomatis, pipino, carrots. Saka yung suka ko ay kalamansi. Yung asin ko, rock salt, yung original salt. Tapos nun, may spirulina ako. Pagkatapos, may soya milk ako nun. Yung binalitan sa Bisaya. Binalitan, o bani. Yan ang ginagawa ko araw-araw. Tapos nun, mga isang taon nun, wala akong prito, wala akong corned beef, wala akong beef loaf. Kasi nagasakit eh, masama na yung pakiramdam ko. Tapos may ano ako nun. Medical charcoal, medicinal charcoal, nawa ko madaling araw. Tapos nun, mga isang oras, kumain ako ng saging. Tapos nun, salad. At yung rice ko ay mais. Healthy talaga. Tapos, wala akong inom na tubig tapos kumain nun. Isang oras kada kain. At masasanay ka naman din. Totoo naman yung sinabi ng doktor. Tapos din, mga prutas kulay lang yung gamot ko. Diba, mga kinakain. Pagkatapos din, dasal at saka peace of mind. Huwag ka lang may stress. Saka, yung nalaman ko, yung 2020, inhale, exhale, yung breathology, breathing. At saka peace of mind. Yun lang ang gagawin ko, guys. Kahit walang breakfast, hindi ako nagkakape. Hindi ko mahilig sa kape at soft drinks.
pagkagising ko, tubig talaga, dalawang baso, tatlong baso, dandaan na pagkainom. Then inhale, exhale, then positive, happy, then prayer. Yun lang. At tapos, hindi na kailangan ng kape kasi ang kape, stimulant kasi sa ma-dehydrate ka. Sasakit pa rin yung ulo mo. Bibigay siya ng energy pero may side effect din siya. Yung side effect, yung lagi kang tuyo yung lalamunan, sakit ang ulo. Basta hindi maganda yung pakiramdam mo. Yun lang na time na malakas ka. Pagkatapos dun, hinang-hina ka na. Yun guys, kahit gaano, kahit fruit, kahit mga prutas, yun lang walang side effect, sobra. Kahit mga saging ngayon, may side effect nga, makataas din ang sugar pag sobra. Kahit lalo na itong gamot, iinumin mo yan na sobra-sobra din, di tama sa sakit. Makamatay talaga din. Maraming bagay na makakamatay eh. Sobra din mga tinapay, sobrang, basta kahit ano sobra. At saka kakain din ng mga pagkain. Kasi iba, pag diet na, hindi na kumakain, hindi rin maganda yun. Kasi iba, pag diet-diet, hindi na kumakain, doon na matalalong tataba. Kasi bibili ng mga soft drinks, mga sobrang na makakain lalo kasi na sobrang gutom eh. Kain ka lang ng tamang kanin, isda, o ano bang ano, mong bread ba, at saka may ano ka, mga juices, juice muna, yung mga juice muna inumin, tapos kain mo, ganda. Inhale, exhale, then positive mind, isang baso tubig kada oras. Yun na, okay na yun. At saka huwag sobrang tuyo. Huwag sobrang tuyo at suka. Kasama yan. Saka yung sobrang manghang. Yun lang mga practice natin guys na secret talaga natin. Yun. Kasi kapag lagi akong kumakain ng mga processed food, magkalagnat talaga ako. Mag-iiban ko lang. Basta mga mahilig sa mga corned beef, beef loaf, basta ganyan ang ginakain. Bakit kami ni Kuya sa medical. Sakit talaga ako. Basta ganun. Lalo maganda talaga yung mga malunggay, yung mga opo na sa kasayuti, yung mga kalabasa. Maganda yan sa katawan yung mga ano, ginigisa. Diba? Kaysa puro instant food lang, noodles, isipin mo na yan. 4 years, lagi kang kumakain ng noodles, makakancer ka talaga dyan. Pag sabay-sabay mo yung mga soft drinks, yung mga tamaling pagkain, doon na makakasakit ang tao. Lalo na mahilig sa mga masasarap, mga dilata, mga apretada, mga sardinas, ano pa. Basta lang yun, mga ganun, mga chichirya, mga snack. Kapag walang fiber ang kinakain mo, magkasakit talaga ka. Lalo na yung wala kang nutrisyon, hindi pa mahilig sa prutas gulay kasi mahal daw. Mas mahal magkasakit. Mas mura ang prutas gulay, investment na rin yan eh. Isipin mo na lang si Adan at Eva sa Garden of Eden. Bakit umabang buhay? Yun ang tatanong natin. Bakit kayo umabang buhay nila? Bakit ba namatay ang tao ngayon? Kasi dati walang noodles eh. Walang soft drinks. Walang mga kinakain natin noon. Ngayon healthy sila. Lalo na air pollution ngayon. Water pollution. Marami na. So yun ang short ng buhay ng tao. So sana maka-inspire ito at makatulong sa inyo. Like, subscribe, comment na rin kayo at maraming salamat sa papanood, sa suporta at maraming salamat guys. See you in the next video bukas po. Okay, sa Friendly Youth Advice. Thank you po.